Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. May nagmamasid. Pangarap ng bawat individual ang magkaroon ng sariling pamilya. Dito natin masusubok kung gaano nga ba tayo katatag sa buhay. Ngunit paano kung sa estrangherong pinilit nating pakasalan ay may matuklasan tayong isang nakahihindik na kababalaghan? Ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan ng ating suking tagapakinig na si Roya. Siya ay tubong taga Negros at may asawa pero walang anak. Sa kabila ng mga babala ng kanyang pamilya, hindi siya napigilan ng pakasalan niya ang kakakilala pa lamang na si Calvin. Maayos naman ang lahat ng nasa paligid nila noong una. Noong hindi pa niya natutuklasang meron pala itong nakaraan at may dinaramdam na mental disorder. Taong 2005, nang maikasal si na Calvin at Roya, sa isang beach ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib. Masaya at walang iniindam problema. Maayos ang lahat sa pagitan ng dalawang bagong kasal at umasam ng masasayang alaala para sa pagsasama nilang dalawa. Parehong stable ang trabaho ng mag-asawa. Isang doktor si Calvin, samantalang isa namang businesswoman si Roya. May kanya-kanya ng angking properties na binili nila noong single pa sila at napag-isipang bumili ng bagong bahay pagkatapos ng kanilang kasal. Isang malaking bahay malapit sa tabing dagat ang kanilang nabili mula sa isang pamilyang malapit ng mag-migrate sa Amerika. Naisip nilang mas less hassle ang ganong plano kaysa sa magpatayo pa sila ng sarili nilang tahanan. Kaya naman itong trabahuin ni Dave, isang architect na siyang best friend ni Roya, ngunit matatagalan ng proseso at hindi na makakaabot pa sa honeymoon nila. Pagkatapos ka ng kanilang kasal, bumiyahi kaagad si na Roya at Calvin pauwi sa bago nilang bahay. Mabuti na lang, tinawag si Calvin ng kanyang malapit na kaibigan para ikwento ang nasabing tahanan. Nagka-interes ang lalaking bili nito kaya nang malaman ni Roya ang tungkol sa bahay ay hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at nakipaghati sa perang ibabayad nila para maiproseso kaagad ang paglilipat ng pangalan nito mula sa may-ari papunta sa kanila. Malapit sa highway ang nasabing tahanan. Kapag sa likurang bahagi naman naising lumabas ay dalampasigan kaagad ang bubungad sa kanila. Hindi nga lang inaasahan ni Roya na sobrang layo pala ng nasabing lugar sa kanilang dating tahanan. Hindi basta-basta makakaalis ang kahit sino nang walang sasakyan. Pagkahintong pagkahinto ng kanilang kotse sa garahe ay namamanghang lumabas si Roya para libutin ang buong lugar. Ang ganda ng bahay, Calvin! Sulit na sulit ang pagbili natin. Kaya lang, napansin ko, parang ang laki ng bahay para sa ating dalawa. Saka, ang layo. Aniya. Malutong na humalakak si Calvin at pinagmasdan ng bahay. Para sa lalaki, tamang-tama yon sa kanila ni Roya. Gustong-gusto ko dito, Roya. Tahimik at walang disturbo. Walang kahit na sino ang basta nalang maliligaw dahil liblib na ito at malayo sa bayan. Kung gusto naman nating mamili, eh kailangan pa natin bumiyahe ng halos 2 oras para makarating sa pinakakabisera. Hindi ko ipagpapalit ang katahimikang meron ito sa ingay na meron ng syudad. Wika sa kanya ni Calvin. Pinagmasdan ni Roya ang paligid. Siguro tama nga ang kanyang asawa. Malayo sila sa kabiasnan. Gusto niya din ang lugar at nakasisiguro siyang magkakaroon sila ng peace of mind. Pero para sa kanya, hindi na siya makakarating ng maaga sa kanyang opisina. Baka maging dahilan ito ng pagka-late niya at pagiging matumal ng negosyo niya. Maraming umaasa sa kanya kaya hindi siya pwedeng magbagal-bagal sa pagtatrabaho. Sinabi niya ang problemang yon sa kanyang mister. Kapag magiging ganito kahirap ang kanyang pagbabiyahe araw-araw, masisira nga ang negosyo na pinagsikapan niyang itayo sa loob ng 5 taon.
Madali lang naman ayusin ang problemang yan, mahal. Huminto ka sa pagtatrabaho. Huwag ka nang magnegosyo. Kaya naman kitang buhayin eh. Malaki na ang savings ko sa bangko. At kahit magbuhay rin ka pa sa piling ko, eh hindi ka na mahihirapan pa, no? Siguro may kalsada sa harapan ng bahay pero malayo-layo pa ang kanilang lalakarin para makarating sa pinakamalapit na gasoline station. Sinadya niyang tumira sa malayong probinsya para mas solo ang kanyang asawa. Ayaw niyang may kahati sa atensyon nito kaya kailangan maging focus ang babae sa pagbuo nila ng pamilya. Mahal na mahal ni Calvin si Roya. Unang pagkikita pa lamang nila, bumilib na siya sa taglay na katangian ng dalaga. Masyado itong kakaiba para ibaliwala niya. Nagsimula siyang suyuin ang babae at hinanap ang kiliti nito. Ginawa niya ang lahat para makipaglapit sa babae at nang mahulog ang loob nito sa kanya, hiningi niya kaagad ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito at kaagad na itakda ang kanilang kasal. Ngayong asawa na niya ang babae, bubuo sila ng pamilya, yung hindi kagaya ng kanyang mga magulang na walang maayos na samahan. Yung hindi puro trabaho na lamang ang inatupag ng mga magulang hanggang sa mapabayaan na ng tuluyan ang mga anak. Nang galing sa isang broken family si Calvin, nagpakamatay ang kanyang papa ng pagtaksilan nito ng kanyang mama. Matinding trauma at depression ang pinagdaanan niya, kaya kapag may nakikita siyang naghihiwalay na couple ay masyado siyang apektado. Nagkaroon kasi ng taghirap sa trabaho ng kanyang ama kaya napilitan itong huminto sa paghahanap buhay. Dahil sa nangyari, naobligang maghanap ng paraan ang kanyang ina ngunit hindi naman nila inaasahang iba ang nahanap niyang solusyon para masuportahan ang kanilang pamilya. Naging kabit ito ng isang mayamang negosyante kaya nalulong sa alak ang kanyang ama at hindi kinaya ang matinding kalungkutan. Ngayong siya na ang bubuo ng pamilya, sisiguraduhin niyang magiging maayos ang lahat at kokontrolin niya ang mga taong makakasalamuha ni Roya nang hindi nito napapansin. Palagi niyang dinadalangin na sana maging maayos ang lahat sa pagitan nila ng kanyang asawa. Pumayag man o hindi ang babae, nakapagdesisyon na siya. Ititigil nito ang pagtatrabaho at magiging asawa na lamang niya na mag-aasikaso sa kanya. Sabik na hinakot na mag-asawa ang kanilang mga kagamitan papunta sa bahay. Hindi maiwasan ni Roya ang mapabulalas habang nasusuyod ng tingin ang bawat sulok ng bahay. Kahit may katandaan na ito, ay mababakas pa din ang tibay ng pundasyon at mahahalatang mga mamahaling materyales ang ginamit upang maitayo ito. Hindi birong halaga ang ginastos para maipatayo ang napakalaking bahay. Tatlo ang kwarto. May kusina, isang malawak na sala at paikot na terrace kung saan kahit libutin ang buong view sa labas ay kayang gawin kahit hindi na bababa ng bahay. Istilong bahay kubo ito na may mataas na sahig ngunit malaki at malapad. Kailangang umakyat sa hagdanan para makarating sa main door. Pinili ng mag-asawa ang ikalawang kwarto malapit sa kusina. Sabi ni Roya, mas maganda yon para kung magising siya sa umaga ay mabilis siyang makakarating sa kusina para magluto. Bukod sa pagiging isang negosyante, mahilig ding magluto si Roya. Nakarating siya sa iba't ibang lugar at nakatikim ng maraming klaseng putahe na kinakalap naman niya ang mga recipes para sa pag-uwi ay magaya niya ito. Siya ang nagluluto sa kanilang tahanan samantalang si Calvin naman ang namimili ng kanilang mga kakailanganin sa bahay. Sinimulan ni Roya ang paglilinis. Hinayaan niyang magpahinga ang kanyang mister dahil napapansin niyang may mga pagkakataong sumasakit ang ulo nito. Baka masyadong stressed lang ang kanyang asawa sa katatapos lang nilang kasalan at pag-aasikaso nitong bagong tahanan nila. Kaya nakapagdesisyon siya na sarilinin na muna ang paglilinis ng bahay at para makabisado na din niya ang bawat sulok nito.
Napagtanto niyang may basement pala sa garahe habang nakarating siya sa kalilibot doon. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit mukhang nakalak ito kaya naisip niya sabihin kay Calvin na wasakin ang pinto para mapasok niya ito. Hindi, wag natin buksan ang basement, naintindihan mo? Napaigtad si Roya nang banggitin kay Calvin ang tungkol sa basement. Nagtaka siyang bigla sa inasal nito. Hindi niya maintindihan kung bakit naging iba yata ang reaksyon nito. Bakit? Bakit hindi pwede? Tanong niya na ikinahinga niya ng malalim. Hindi mo pa kayang linisin lahat ng sabay, mahal. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Alam mo namang ayokong napapagod ka, hindi ba? Napasinghap si Roya nang hinapit bigla ni Calvin ang kanyang bewang payakap sa katawan nito. Hindi niya maiwasang mapapikit nang maramdaman ang mainit nitong katawan. Naisip niya, simula nang makarating silang dalawa sa bagong bahay nila ay hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataong makapaglambingan. Huminga siya ng malalim at hindi na nakapalagpa nang halikan siya ng lalaki. Malalim at makapangyarihan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Lango sa pananabik na wika ni Calvin. Kinilig si Roya nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa at mas lalong nanghina sa maiinit nitong haplos. Tuluyan na siyang bumigay rito. Gumanti siya ng halik at hinayaang pangkuin siya ng lalaki. Inihiga siya sa malambot nilang kama habang walang tigil sa pagsibasib sa kanyang bibig. Ni hindi na siya nakapagreklamo pa kung bukas man ang pinto at mga bintana. O baka kumulo ng niluluto nilang ulam habang panay ang kahol ng aso nilang si Blackie sa labas. Ang alam lang ni Roya, naramdaman niya ang pagubad ni Calvin ng suot niyang bestida kaya napasingap siya nang nanuot ang malamig na hangin sa kanyang balat. Maingat na hinaplos ng asawa ang kanyang mukha kaya nanginginig ang mga kamay na napapikit siya sa mga braso nito. Mariin siyang napapikit at tuluyang ikiniling ang ulo nang gumapang ang magagaang halik ng asawa sa kanyang leeg. Nang muli siyang napadilat, sinagilahan siya ng takot. Sa may pinto ng kanilang silid ay may isang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, duguan ang damit at walang mga mata. Maraas siyang tumili na ikinagulat din ni Calvin. Ito man ay naalarma sa kanyang naging reaksyon kaya naputol ang mainit na sana nilang pagniniig. Oh, bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito dahilan para nanginginig niyang ituro ang babaeng nakita niya sa may pinto. Ngunit napatda sila dahil wala na ito. Nandyan lang siya kanina. Protesta niya, ngunit huminga lamang ng malalim si Calvin. Ay nako, baka pagod ka na at kailangan magpahinga. Sige na, matulog ka muna at mamimili ako ng kakailanganin nating stock sa bayan. Sambit nito. Pakiramdam ni Calvin, biglang binuhusan ng malamig na tubig ang nag-aalab na damdamin nila kanina. Dinampot niya ang hinubad na bestida ng esposa at isinuot muli sa katawan nito. Hindi na nakaagan si Roya nang may kunin na tablet si Calvin sa medicine cabinet. Tinanong niya ang asawa kung ano ba yon. Huwag ka mag-alala, sleeping pills lang yan. Wika nito at inalalayan siyang makaiga sa kama at hinintay na pumikit hanggang sa dalhin siya ng diwa sa kawalan. Gabi na nang magising si Roya. Kagaya ng mga naunang araw na nakatulog siya ng matagal, bumangon siyang wala sa tabi ang kanyang asawa. Sinubukan niyang hanapin si Calvin, ngunit kumabog lamang ang kanyang dibdib nang mapagtantong walang nakagarahing kotse sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya tuloy alam kung saan nagpunta si Calvin gayong 10 oras na ng gabi. Nagpasya siyang pumunta sa kusina. Kumulo ang kanyang tiyan at nagugutom na siya. Sinubukan niyang maghanap ng makakain at mabuti na lang may nilutong ulam ang kanyang asawa. Nakahain na ang mga ito sa mesa kung saan may katabing sobre na nagmamadali siyang binuksan. Nagpaalam naman si Calvin sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahapunan, biglang tumaas ang kanyang balahibo.
Natitiyak ni Roy ang nariyan ang pakiramdam na tila ba may nagmamasid sa kanya. Mga matang hindi niya tiyak kung saan banda nagtatago. Hindi siya komportable at nakakaramdam siya na matinding pagkabalisa. Dahil dito, naisip niyang bilisan ang pagkain at saka nagmamadaling nagtungo sa kwarto. Mas mabuting doon na lamang niya hintayin ang kanyang asawa na hindi niya alam kung saan eksaktong nagtungo at bakit itinaong sa gabi pa talaga umalis. Para mabawasan ang kanyang kaba, nagpasya siyang maligo. Nakailang sabon na siya ng kanyang buong katawan at halos lunuri na ang sarili sa shower, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit maging sa banyo ay parabang may mga matang nakatitig sa kanya. Ang nakakangilo pa, tila sinusundan siya ng mga matang yon kahit saan, kaya para mabawasan ang kanyang takot ay hinayaan niyang magliwanag ang buong bahay at buhayin ng telebisyon para kahit papaano'y mabawasan man lang ang tensyon. Kinaumagahan, nagulat siya ng magising na nasa tabi niya si Calvin. Tila ba hapong-hapo ang lalaki at hindi na nagawang tanggalin ang kanyang medyas. Bumangon si Roya para magpunta sa kusina. Naisipan niyang ipagluto ang kanyang mister. Nasa honeymoon stage pa sila pero sa totoo lang, wala pang nangyayari sa kanila. Ilang araw pa lamang silang kasal, ngunit may mga kakaibang bagay siyang napapansin na hindi naman talaga ginagawa ni Calvin. Hinalungkat niya ang kanilang ref at nagulat nang makita ang napakaraming stacks ng karne. Naisip niyang kung naggrocery ba ang asawa kagabi, para kasing napaka-imposible namang mangyaring may mga tindahan pang bukas kagabi, at nagawa niyang makapamili. Bali walang dumampot siya ng isang plastic dahil nakabukod-bukod yon. Napakunot-noo siya nang makitang parang bagong katay lang yon. Malambot at kakaiba ang korte ng taba. Mukhang kakahiwa pa lang. Nagsimula na siya sa pagluluto hanggang sa makaisip siya ng paraan kung paano mapabilis ang kanyang trabaho. Madalas niyang gawin ang multitasking sa syudad noong dalaga pa siya. Kaya niyang maglaba habang nagluluto at nagtatrabaho sa opisina sa pamamagitan ng paggamit ng internet. Ngayon, kahit may asawa na siya, kailangan niyang gawing triple ang gawain para naman kahit papaano ay ma-practice niya ang kanyang sarili kung sakaling mabuntis siya at magkaroon na sila ng anak. Ganun naman talaga ang buhay mag-asawa. Mahalaga ang lahat ng oras at kailangan itong tipirin. Papaluto na ang kanyang putahe nang maisipan niyang magpunas ng dingding. Habang ginagawa niya yon, nariyan na ang hindi niya maipaliwanag na kaba habang napapansin ang tila ba mga matang nakatitig sa kanya. Animo nagmamasid sa mga galaw niya. Kabadong napalingon-lingon sa buong kapaligiran si Roya. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa kaya nagpasya siyang hinaan ang apoy ng stove kung saan siya nagluluto at bantayan ang kahit na anong mapansin niyang kakaiba sa paligid. Naglakad-lakad siya patungo sa sala. Kumakabog ang dibdib niya at namamawis ang kanyang mga kamay. Hindi pa niya maiwasang maging balisa dahil kahit yata ang simpleng pagsapon niya sa dibdib ay pinagmamasdan ng mahiwagang mga mata. Sigurado siyang nakatingin yun sa kanya. Anong nangyayari sa iyo? Isang boses ang nagpatalon kay Roya dahil sa labis na gulat. Ay, Calvin! Kinulot mo naman ako. Namumutlang wika niya sa asawa. Tumawa si Calvin at niyakap siya. Sorry kung nagulat kita. Kanina ko ba kasi napapansing balisa ka. Bakit? May nangyari ba? Tanong ng lalaki dahilan para mapayakap ng maigpit si Roya sa kanya. Kaagad naman niyang sinabi kay Calvin ang pakiramdam niya na parang may nagmamasid sa kanya. Hindi niya kayang tagalan ng ganoon at palagi na lamang siyang natatakot. Kung sana mawala ang pakiramdam na parabang binabantayan ang mga kilos niya dahil hindi siya mapakali. Magkahawak kamay pa nilang sinuri ang mga dingding, pati nakisame.
hanggang sa kusina maging sa banyo ay sinuyod nila at kinumpirma ni Calvin na wala namang kung sinong masasamang nilalang. Isinalaysay ni Rowa ang kakaibang takot na kanyang nadarama at hindi niya ito kayang tagalan. Tumango si Calvin at pinagmasda ng paligid. Wala namang kakaiba sa bawat sulok at alam niyang kung anuman ang mga matang nakatingin sa asawa ay sigurado siyang nagmamasid lamang ito sa mga galaw ng kanyang esposa. Umaga, naglalaba ng mga marurumi nilang damit si Roya nang makatanggap ng text mula kay Dave. Nagsasaad na papunta ito sa kanilang bahay. Palihim niya kasi itong tinawagan dahil natatakot na siya kay Calvin. Nagkataong palis noon ang asawa kaya nagmamadali niyang hinabol ang lalaki sa garahe. Calvin, mahal, saglit lang. Tawag niya kaya huminto ang lalaki. Gusto niyang magpaalam sa asawa kahit pa alam niyang hindi ito papayag. Masyadong seryoso ang mukha ni Calvin na naging dahilan para hindi kaagad makapagsalita si Roya. Oh, bakit? Wala. Gusto ko lang sanang sabihin na mag-iingat ka. Aniya at tinalikuran na lamang ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang natakot sa pagiging seryoso nito. Ni hindi man lang nagtangkang humabol sa kanya si Calvin. Gabi na ako makakauwi ha. Huwag mo na akong hintayin. Wika nito, sabay sakay sa kotse at binuhay ang makina. Walang ganang tinitigan niya ito at napahinga ng malalim. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya kay Calvin. Maayos naman ang lahat sa kanila noong una pero ngayon iba na ang nangyayari. Simula nang dumating sila sa bago nilang bahay, hindi pa siya nakakaranas na makapamasyal man lang kahit sa kabilang bayan kaya medyo nabuburyong na siya. Ni hindi man lang siya inaya ni Calvin na maligo sila sa dagat kahit minsan. Para bang ayaw nitong magpunta siya sa dalampasigan kaya kailangang tumanggap siya ng bisita para wag siyang tuluyang mabaliw sa pag-iisa. Mula nang ikwento niya sa asawang si Calvin ang mga napapansin niya sa kanilang bahay, biglang nanlamig ang pakikitungo ng lalaki sa kanya. Madalas na siyang iniiwan ng lalaki at hinahayaang matulog ng mag-isa. Palagi na din itong tipid magsalita. Hindi niya maisip kung sinasapian ba ang lalaki o hindi. Simula kasi nang ayain niyang lumipat ng ibang bahay ang kanyang asawa, umiwas na ito sa kanya. Kapag ganitong mag-isa lang siya, ay mas gusto niyang manatili sa labas ng bahay. Mas nakakaramdam kasi siya ng kapanatagan kapag nasa bakuran lamang siya. Kapag napapatingin siya sa loob ng kanilang bahay, nariyan ang kakatuwang pakiramdam niya na may ibang tao sa loob ng kanyang bahay at nakasilip sa kanya na animoy binabantayan ang lahat ng kilos niya. Mabuti na lang, mabilis niyang natapos ang kanyang nilalaban. Kaagad siyang nakapunta sa bakuran para makapagpahangin. Nakakailang minuto pa lamang siya sa pagkakaupo ay may isang lalaki ang nagtawag sa kanyang atensyon. Iha, ikaw ba ang bagong nakatira dyan? Tanong nito na kaagad niyang tinanguan. Tumango siya at sinagot ng, Opo. Ang matanda na tansya niya ay kaedad lamang ng papa niya. Hindi naman sa tinatakot kita. Baka lang kasi hindi mo alam ang history ng tahanang yan. Sambit ng lalaki kaya naging interesadong bigla si Roya. Kahit kasi kilala ng asawa niyang si Calvin ang may-ari ng bahay, hindi naman talaga nito ikinuwento ng buo ang tungkol sa nakaraan ng kanilang tahanan kung may mga kababalagan ba o kahit na anong pangyayaring mahirap kalimutan. Alam mo bang isang pamilyang may baliw na anak ang nakatira sa bahay na yan noon? Sabik ang bunsong anak ng mga Enrique sa atensyon at gusto niyang pinagmamasdan siya palagi. Kaya ang problema, may sakit ng kanyang kambal na kapatid kaya madalas siyang nababaliwala dahil nauna sa pag-aaruga ng kanyang mga magulang yung kanyang kawawang kambal. Ang nangyari, matinding selos ang kanyang naramdaman. Dahilan para patayin niya ang mga magulang.
Nang makatanggap ng tawag ang mga pulis tungkol sa pagkawala niyang bigla sa sarili, pinasok ng alagad ng batas ang nasabing bahay at naabutan siyang kumakain ng hapunan kasama ang bangkay ng kanyang mga magulang na maayos namang nakaupo sa hapag, nakagapos at wala ng mga mata. Dahil sa narinig ay biglang kinilabutan si Roya. Ngaling-ngaling sininghalan niya ang matanda dahil nag-iisa pa naman siya sa bahay nila. Ni hindi niya alam kung kaya ba niyang manatili doon sa gabi. Dahil hindi mapalagay, magalang siyang nagpaalam sa matandang nagpakilala bilang si Mang Celso. Ayon sa lalaki, siya daw ang dating katiwala ng nasabing lugar, kaya kung sakaling kailangan daw niya ng tulong ay matatagpuan ang bahay nito sa likurang bahagi ng kanilang malawak na bakuran, kung saan natatakpan ito ng mayayabong nakakahuyan. Nanunuyo ang lalamunang pumasok siya sa loob at nagkubli sa kanyang kwarto. Nakadama siya ng pagsisisi sa kanyang ginawang pakikipag-usap sa lalaki. Sana pala'y hinayaan na lamang niya itong magtatatawag at hindi niya pinansin. Nahiga si Roya sa kama at inalala ang mga kwento nito. Iyong nararamdaman niyang tila mga matang nagmamasid sa kanya sa kusina, posible bang mga kondenadong kaluluwa yon na mga magulang noong dating nakatira sa bahay na yon? Nilapitan niya ang kanyang laptop at sinubukang mag-research tungkol sa bahay na tinitirhan niya. Nang lumabas ang mga resulta ay nawindang siya sa labis na takot. Hindi basta-basta ang tahanang tinitirhan niya. Totoo nga ang sinabi ni Mang Celso. May pinagdaan ng madugong patayan sa loob at sa bawat sulok ng kanilang bahay. Nawawangis na napasiksik siya sa headrest ng kanilang kama ni Calvin at kaagad na nagtalukbong ng kumot. Hindi niya kayang tagalan ng takot na kanyang nararamdaman. Nagiging planning na siya at madalas na kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Nagsisimula na sa paglulumikot ang kanyang mga mata at kung minsan natatawag na niya ang kanyang sarili bilang isang weirdo. Dahil sa nadaramang pagkahulas, hindi na nagawa pa ni Roya ang bumangon sa kama. Basta na lang siyang nakatulog kahit sa totoo lang ay sobrang maaga pa at hindi pa siya nakakapagluto ng kanilang hapunan. Nang muli siyang magising, gabi na at tahimik na ang buong paligid. Pupungas-pungas siyang bumangon at nagulat nang makarinig ng kaluskos sa paligid. Kahit kinakabahan, walang ingay na tinalunton ni Roya ang hagdan pababa para magtungo sa salas. Namataan niya ang bulto ng kanyang asawa na dahan-dahan pumapasok sa loob ng garahe nila at hindi nag-iisa. Napatakip siya ng bibig nang mapansing may pasan itong isang babae. Sa halip na sugurin ang kanyang asawa, hinayaan nitong maglakad pa ang lalaki papasok at dumiretso sa basement na sa pagkakaalam niya ay ayaw nitong pabuksan dahil hindi nila matagpuan ang susi. Gayon na lamang ang pagkasindak niya nang makitang may dalang susi si Calvin at kay bilis na binuksan ang kandado ng basement. Walang imik siyang lumabas para sundan ang lalaki. Hindi sinara ng asawa niya ang pinto kaya naman gusto niyang makita kung ano ang gagawin nito sa babae. Natitiyak niyang wala siyang dapat ipagselos dahil base sa pagkakapasan nito ay mukhang wala nang malay ang babae at mukhang sugatan pa nga. Patiyad siyang naglakad hanggang sa makababa din siya sa basement. Ang kanyang tangkang pagsigaw ay napigilan niya kaagad nang makitang naglabas ng matutulis na kagamitan pang opera ang kanyang asawa at inihiga ang walang malay na babae sa isang mesa. Saksi si Roya kung paano tinanggalan ni Calvin ng mga mata ang kawawang babae. Saka binalatan at kinatay ang katawan nito na tila ba ibinubukod sa magkakaibang parte. Nanginig sa takot si Roya. Hindi niya akalaing magagawa ni Calvin ang pumatay ng tao. Ano bang nangyayari sa kanyang asawa? Ilang beses man niyang tinangkang kausapin ito ng seryosohan ay bigla siyang natatakot dahil nagiging iba na ito simula nang banggitin niya ang tungkol sa tila nagmamasid sa kanya.
nang makita niya ang mga pamilyar na plastik kung saan maayos mang ibinahagi ng lalaki ang mga putol-putol na laman, ay naramdaman niyang sumama ang kanyang pakiramdam. Tila mahihilo siya sa kawalan ng lakas hanggang sa tila kandilang nauupos ang kanyang mga paa at dahan-dahan pagapang na umalis sa pinagtataguan niya. Bigla siyang nahirapang huminga kaya nang makalabas siya sa basement ay hintatakot na bumalik siya sa kanilang kwarto ng lutang at wala sa sarili. Gusto niyang bumalanghit ng iyak, ngunit kapag ginawa niya yun, baka mag-iba ang reaksyon ng kanyang asawa at pagdiskitahan siya na ayaw niyang mangyari. Nang makaramdam siya ng mabibigat na hakbang, ay dali-dali siyang nagkunwaring tulog at pinilit na lakasan ang loob sa kabila ng nadaramang takot. Bahagyang bumukas ang pinto at humakbang papasok ang kanyang asawa. Tila ba tinatantya nito kung kanina pa ba siya natutulog? Kasabay ang papalapit nitong hakbang ay ang malakas na pagsabay ng kanyang dibdib. Animoy gusto nitong sumabog dahil sa pinaghalong tensyon at pagkabalisa sa kaalamang may nasaksihan siyang bagay na hindi niya akalaing magagawa ng kanyang pinakamamahal na asawa. Dumilat siyang muli nang mapansing lumabas ulit ng kwarto nila si Calvin. Dali-dali naman siyang bumangon para silipin kung ano ba ang ginagawa ng lalaki. Binubutasan nito ang parte ng kanilang dingding sa salas at may inilagay doon. Saka tinakpan ng maayos ng wallpaper. Tinandaan niya kung saan yon banda at muling umalis sa takot na baka mahuli siya nito. Bukas na lang niya balak na usisain ang mga bagay na pinagagawa nito. Kinabukasan, kagigising pa lamang ni Rowa ay nalabasan na niya si Calvin na bis na at mukhang naghahanda na naman sa pag-alis. Pinilit niyang maging kaswal para mapanatili niyang walang bahay ng pagdududa ang kanyang asawa sa kanya. Nang makaalis na nga ito, nanginginig na sinigurado ni Roya na wala na nga ang kanyang asawa. Saka nagmamadaling kinuha ang kanyang cellphone at nagtawag ng pulis. Mabuti na lang, kahit maliit na bayan lamang ang kinaroroonan ni Roya, ay aktibo ang kapulisan at mabilis na rumisponde sa bawat tao sa kanilang nasasakupan. May gusto lang akong linawin tungkol sa mga pinagagawa ng aking asawa. Hindi ako makatulog sa gabi dahil natatakot ako sa kanya. Aniya sa kabilang linya. Nang dumating ang mga pulis, una niyang pinatingnan ang kanilang freezer. Ipinasuri ang lahat ng karning nakatago doon kung anong klase nga ba yon. Eh, Diyos ko ma'am, kumpirmado, mga karning nga ng tao ang putol-putol na bagay na naka-freezer dito. Komento ng isa sa mga pulis. Hysterical na nagsuka si Roya. Nagwala siya at halos hindi na makausap dahil sa nalaman. Yon ang mga karning halos araw-araw niyang niluluto. Nanginginig na nawala sa wiso si Roya at sinabi sa mga pulis ang ginawa ng kanyang asawa. Hilam sa luha ang kanyang mga mata nang maras niyang itinuro ang isang parte ng dingding na binutasan ni Calvin kung saan niya nakitang may inilagay na kung anong bagay ang lalaki doon. Naging abala sa pagtanggal ng takip ng dingding ang dalawang pulis. Ang pangyayaring yun na ikinagulat niya ng husto dahil hindi lang isa, dalawa, kundi nasa daang-daang butas ang nalika ni Calvin sa dingding kung saan may nakabaong paris-paris ng mga mata. Muntikan na siyang himatayin dahil sa sunod-sunod na mga bagay na kanyang natuklasan. Dahil dito, nakapagdesisyon na si Roya. Hindi pa man umaalis sa mga pulis ay nag-impake na siya. Sasama siya sa mga ito at magpapatid sa isang terminal. Uuwi na lamang muna siya sa kanila. Habang naghihintay ang dalawang alagad ng batas, hindi nila napansin ang isang anino sa likurang bahagi nila at walang ingay na pinaglalalaslas ang kanilang mga leeg. Ni hindi sila nakakilos kaagad dahil sa labis na pagkabigla. Nang makalabas si Roya, nagulat siya nang makita ang nakahandusay ng mga pulis sa labas ng kanyang bakuran. Muling nanumbalik ang takot at kaba sa kanyang sistema sa isiping baka alam na ni Calvin ang hakbang na ginawa niya at ngayon ay galit na ito sa kanya.
nanginginig na tinawagan niya sa cellphone si Dave. Hindi na siya nagpakahinhin at nagmamadaling humingi ng tulong. Nagpapasundo siya sa mismong bahay nila at sana'y wag nang magtagal pa ang lalaki. Pagkapatay niya ng tawag, napasigaw siya sa gulat nang tumambad bigla sa kanyang harapan si Calvin. Nagtatagi sa mga bagang at seryosong nakatingin sa kanya. Si Dave ba ang tinawagan mo, mahal? Nariyan na naman ang biglang pagbabago ng tono ng boses nito. Kasulungat na nakikita niyang reaksyon sa mukha ni Calvin. Malumanay at tila nanunuyo. Napalunok si Roya. Sinubukan niyang lakasan ang kanyang loob. Alam niyang mahal niya si Calvin. Umaasa siyang hindi siya sasaktan ng lalaki. Aalis na po, Cal. Hindi ko kaya magtagal sa lugar na ito. Mamamatay ako sa sobrang katahimikan. Mababaliw ko sa pag-iisa. Aniya, kaya naman napangisi si Calvin. At pipiliin mong sumama sa kabit mo? Ganun ba? Angel ni Calvin ay kinakunot ng kanyang noo. Kabit? Wala akong kabit! Umiling siya at minuwestrahan ng lalaki na tumigil sa paglapit sa kanya. Hindi na ito si Calvin. Nagbago na ang ugali nito. Hindi niya kayang pakisamahan ng lalaki kung palagi itong wala sa sarili. Tinalikuran niya ang lalaki at sinubukang iwan, ngunit hinablot nito ang kanyang buhok na ikinasigaw niya sa sakit. Hindi ka makakaalis sa bahay na ito! Papatayin kita! Asik ng lalaki at sinakal siya ng mahigpit sa kanyang leeg. Nalaki ang mga mata ni Roya at sinagila na siya ng takot. Sinubukan niyang magpumiglas hanggang sa magawa niyang tuhurin ang pagkalalaki nito. Dahilan para makawala siya sa mahigpit nitong pagkakasakal. Imbis na sa labas ay hindi niya maintindihan kung bakit sa loob ng bahay siya nagtatatakbo, sabay tago sa kanilang kwarto. Nanginginig na naghanap siya ng bagay na ipapananggalang niya laban sa nababaliw niyang asawa. Hinalungkot niya ang mga cabinet hanggang sa hindi niya sinasadyang makita ang mga bagay na hindi niya inaasahang nakatago doon. Mga medical files, reseta ng gamot at criminal records na nakapangalan kay Calvin Enriquez. Natutup niya ang bibig sa labis na pagkagulat. Lahat ng mga pangyayaring sinabi sa kanya ni Mang Celso ay nagtuturo sa mga ginagawa ni Calvin ngayon. Di yata't si Calvin at ang bunsong anak na mga dating nakatira sa bahay na ito ay iisa. Napaiktad siya ng kumalabog ang pinto. Maya-maya pa'y nawasak ito gamit ang palakol. Papatayin kita, Roya! Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa iba! Tila asong nauulol na sigaw ni Calvin. Napatili sa labis na takot si Roya at pinilit na makawala kay Calvin. Hila-hila nito ang kanyang buhok habang dinadala siya sa salas. Alam mo bang ito ang tunay na ako, Roya? Isa akong kriminal. Pinatay ko mga magulang ko para wag nang maulit pa ang masaklap na pangyayari sa buhay ko. Pero mukhang balak mo pang gawin sa akin to, ha? Nagawa ko ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Pinili kong pumatay ng tao at ipunin ang kanilang mga mata para magmasid sa iyo. Pagsisiwalat nito na ikinahindik niya. Balak na sana siyang tagain ni Calvin, ngunit tatlong magkakasunod na putok ng baril ang nagpabagsak sa kanya. Napaiyak si Roya nang mapagtanto nitong nanggaling ang mga yon kina Mang Celso at Dave na mukhang kadarating lang. Tama na mga kasamaang ginawa niya. Hindi ko na kayang manahimik pa porkit malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kailangang tuldukan ko na ang kanyang kabaliwan sa pamamagitan ng paggamit ng hustisya. Malungkot na wika ni Mang Celso habang pinagmamasda ng dugo ang katawan ni Calvin. Napaiyak si Roya. Nagsilbing aral sa kanya ang mga napagdaanang lagim na muntikan ang nagpahamak sa buhay niya. Hindi niya pinakinggan ang mga babala ng kanyang pamilya tungkol sa pagpapakasal sa lalaking hindi pa niya lubusang kilala. Mabuti na lang, nakaligtas pa siya at tinandaang hindi na basta-basta magtitiwala sa mga estranghero, lalo na yung mga taong may mental disorder kagaya ni Calvin. Wakas.